same sex wearing love, and welcome again to my channel. Yes, I'm already gonna subscribe, be subscribed, guys, and click the bell button, probably because I'm a bad video, so yeah, charot. So yun guys, at ayaw ay naglilinis. Yan, so yan ay yung kwarto nila sa labas, ng mga pambisita, tambayan, ng ano, mga anak ng amo ko. And then, ayan, konting vacuum at mop lang yan. Kasi hindi naman siya masyadong madumi at saka maliit lang talaga siya. So, every 3 days ko siya nililinis. So, depende kapag ka, ano, kapag may mga bisita o talagang hapagdami sila. Pinapalinis talaga nila sa akin yan. Pero pag hindi naman, minsan 1 week bago maano, bago siya linisan. So, alam niyo ba mga mare? Ang buhay abroad talaga hindi biro. Kung titignan nyo, parang ang easy lang, ganito-ganyan lang, pero yung nararamdaman na bilang isang OFW ay napakahirap. Pag kami sa pamilya, sa mga, lalo na sa mga anak, lahat yan ay kinukubli namin bilang isang OFW, bilang isang matatag na tao. Paano kami nakakasurvive sa araw-araw? At so yun guys, dito naman sa amo ko ngayon is talagang masasabi kong ibang iba kaysa sa una kong employer. Kasi doon talaga, as in, patay na patay ang katawan mo sa paglilinis pa lamang. Tapos doon, kahit sa magulang niya, naglilinis ako. Hindi kagaya dito sa amo ko na dito lang talaga ako, no? So, pabisi-bisita lang yung mga anak niya. Ayan. Ayan, at may patas-patas ko na yung mga kon. So, ganyan dapat maglilinis. Pag general cleaning, ganyan talaga yung ginagawa ko. Kasi inhalongkat lahat ng ano, dapat halongkatin, ayan. So, magaga naman yung mga pong yan, guys. Nakakapagod lang talaga kasi lipat dito, lipat doon, ganyan, buhat dito, buhat doon. Ayan, ganyan talaga. Pag general cleaning naman, hindi naman palagi. So, kadalasan, binabakyo nga lang siya talaga. So, ayan. At, alam niyo ba, guys? Talagang minsan, parang gusto mong sukuha na isang bagay, pero kailangan mo lumaban para sa pamilya. Kaya lagi natin iisipin kapag ganit tayo sa abroad, kung bakit tayo nandito, kung para saan at tayo nandito, yun lang guys. At kung kayo ay nagbabalak mag-abroad, kailangan mag-ipon kayo ng lakas ng loob. Ayan, dapat talaga, lakas ng loob. Tapos mahabang pasensya, pero minsan talaga hindi nawawala yung maiinis ka, magagalit ka, kasi syempre napapagod tayo, diba? May mga pagkakataon na kailangan mo na ipagtanggol yung sarili mo, kailangan mo na iangat yung sarili mo. Dahil nga guys, dito, wala tayong ibang kakampi. Wala kami ibang kakampi kundi yung sarili namin. Kaya ako'y saludo sa lahat ng mga inang OFW, lalo na yung mga nandito sa Middle East, kasi dito hindi kami nakakalabas. Hindi kami nakalabas na kami lang. Hindi yung ano, talagang as in gagala dito, gagala doon, yun. At yun, kaya ako'y saludo sa lahat ng mga OFW na nakakayanan yung lungkot, yung stress. Ano, pero kasi kailangan natin. Kailangan dumating tayo dito na okay tayo, uuwi tayo na okay tayo at buo ang pamilya natin. Kaya sa lahat ng kapwa ko OFW, laban lang tayo kabayan para sa pamilya. At kailangan natin talagang labanan lahat ng bagay-bagay. Lalo na ang homesick guys, kailangan natin yung ano, kailangan natin labanan kasi yan ang isa pinakakalaban natin dito. Alam niyo ba, sa unang amo ko, may pangyayari doon na naramdaman ko na yung sarili ko, nasa rooftop ako. Tapos parang kinatensya ko yung taas ng building, ng bahay, yung bahay ng amo ko. Kung kakayanin ko ba ang tumalo doon? Yun, alam niyo yun. Parang, tapos biglang pumasok sa isip ko yung mga anak ko. Parang doon ako na, ano, doon ako nagulat. Nagulat ako kasi, ay, ba't ako nandito? Yun, parang ganun yung pumasok sa isip ko. Kaya daw, simula na kapag nalulungkot ako, hanap na ako ng libangan ko. Yan, kahit pakikipag-usap minsan sa mga kaibigan, ayoko. So, minsan talaga parang mas gusto ko na tahimik ako, nanuod lang ako.
ano, enjoy ko lang panonood ko sa mga video sa YouTube, sa TikTok, ganyan. Pero minsan talaga as in yung parang yung homesick na sobra, yung parang sinasakal, parang kang dinudurog na kahit pilitin mo na di ka dapat malulungkot kasi nga kailangan mo lumaban, kailangan mo matapos yung kontrata. At ayun nga, after naman ng 2 years at 8 months, nakauwi naman ako ng okay.